Muling lumakas at naging super typhoon na ulit ang bagyong may international name na Mawar. Ang bagsik niya naramdaman ng ilang kababayan natin sa Guam. Kaya dito sa Pilipinas, puspusan na ang ginagawang paghahanda ng iba't ibang ahensya para sa posibleng epekto ng malakas na bagyo. May report si Ivan Mayrina. Ang pagsik ng super typhoon na may international name na Mawar. Nasaksihan mismo ni Gina Tabunares Riley na taga Guam. Sa dalawang dekadang paninirahan daw niya roon, ngayon niya lang naranasan ang Category 4 typhoon. Habang nasa loob kami ng bahay, parang ang dumaragasang, alam mo yung train na dumadaan sa bubong mo, parang inaalog ka, dumadaan yung train. Sabi ng presidente ng Filipino community sa Guam, patuloy nilang minomonitor ang lagay ng iba pang Pilipino roon. We're hearing good news so far from what we're hearing from the rest of our Filipinos in the island. This typhoon is so dangerous that it's very life-threatening. Take the warnings now and take shelter. Bagamat hindi direktang tatama sa kalupaan ng Pilipinas sa bagyong tatawagin Betty, pagpasok ng Philippine Area of Responsibility, hahatakin pa rin ito ang habagat na siya magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa, partikular sa Batanes at Cagayan. Nagpe-preposition po tayo ng mga relief items na pwedeng ibigay. Ganon din po yung mga clearing equipments kung kailangan. Sa ngayon, ipinatutupad na ang no-sailing policy sa Batanes. Ayon sa Philippine Coast Guard, tayong mga sasakyang pandagat na maghahatid ng food packs lang ang papayagang pumalaot. Sa pumbayan naman, sa Cagayan ang isinailalim sa areas of concern ng PDRMO. Inaasahang itataas sa blue or red alert status ang probinsya bukas. Naghahanda rin ng MMDA. Nakalatag na ang kanilang response and rescue equipment sa Metro Manila. Pinaigting na rin ang koordinasyon at komunikasyon sa mga lokal na pamahalaan. Maging ang mga probinsya sa Eastern Visayas, naka-alerto sa masamang panahon. All six provinces in the region, so naka-preposition na yan. Ibig sabihin, yung family food packs namin, hindi lang siya nandito sa Palo. Meron kami sa Eastern Samar, sa Northern Samar, Samar, Biliran, Southern Leyte. Kung bahain, dulot ng ulan, or anywhere in the region, we are ready to provide. Nagsagawa na rin ang pre-disaster risk assessment ng Office of the Civil Defense sa Region 8. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patuloy na lumalapit sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Mawar. Ayon sa PAGASA, bukas ng gabi o Sabado ng umaga ito papasok sa PAR at tatawaging Bagyong Betty. Maaring mapanatili nito ang Super Typhoon category hanggang sa mga susunod na araw. Mababa naman ang tsansa na maglandfall ito pero hindi inaalis ng PAGASA ang posibilidad na tumama ito sa kalupaan sa extreme northern Luzon. Ang rain bands ng bagyo posibleng magpaulan sa Cagayan Valley simula ngayong weekend. Hahatakin din ng bagyo ang hanging habagat na magdadala ng maulang panahon lalo sa kanluran ng Luzon at Visayas. Sa ngayon, wala pa yung epekto sa bansa pero patuloy ang pag-ulang dala ng southwesterly wind flow at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, bandang tanghali bukas magsisimula ang mga pag-ulan sa halos buong bansa. May malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, mataas din ang tsansa ng thunderstorm gaya na nagpaulan sa ilang bahagi ng Quezon City kaninang hapon. Kapapasok lang na balita, niyanig ng magnitude 5.3 na lindol ang bayan ng Itbayat sa Batanes ngayong gabi. Ayon sa FEVOX, naitala ang epicenter ng lindol sa layong 50 kilometro hilagang Silanga ng Itbayat bandang 9:48 p.m. Asahan daw ang aftershocks. Wala pang ulat kung may napinsala o nasaktan sa lindol. Pwede nang makasakay sa LRT1 gamit ang QR code sa pamamagitan niya ng isang ticketing system app at isang e-wallet. Sa halip na ticket, QR codes ang ibibigay sa inyong smartphone na siyang i-scan para makasakay sa LRT1. 24 oras ang validity ng kada transaksyon. Inilunsad ito para iwas pila at iwas hassle sa mga pasahero ng LRT1. Aprobado na ang paglalabas ng pondo para sa health insurance ng mahigit 8 milyong mahihirap na PhilHealth members. Pirmado na ni Budget Secretary Amina Pangandaman
ang Special Allotment Release Order o SARO para sa 25.16 billion pesos na pondo para ito sa one-year health insurance premiums ng mga PhilHealth member na kapos sa buhay. Ito lang Abril, pinayagan ang paglalabas ng pondo para naman sa health insurance na mahigit 8 milyong senior citizens sa buong bansa. Ang pabago-bagong panahon, maaari raw makatrigger ng allergic rhinitis. Ang payo ng doktor para makaiwas sa sakit sa report ni Katrina Son. Mahirap at masalimuot. Ganyan inilarawan ng 25-year-old na si Andrea Isabel Paglinawan ang pakikibaka niya sa allergic rhinitis. Na-experience ko po na as in pumapaga po yung mukha ko, yung buo kong katawan. Kung nakita niyo po doon sa pictures ko doon sa FB post. Kapag sinusumpong daw ng allergic rhinitis, namamaga at nagluluha ang kanyang mata. Nandun po yung fear na anytime baka atakitin ako ng allergy, anytime baka bigla na ako mag-collapse kasi hindi na ako kayanin nung katawan ko. Laban din ito ni Cheryl Lois Hizon na nagtatrabaho sa BPO industry. Parang hindi na raw siya nilulubayan ng sipon. Dumadating po kasi ako sa puntong yung parang irritable na po ako kasi hindi ko na po alam yung gagawin ko. Ultimo hawakan ko lang po mismo yung ilong ko minsan. Na siya ka-sensitive kasi parang masakit po yun dito, parang namamaga yung loob ng nostrils mo. Ayon sa eyes, nose, throat doctor, wala pang gamot sa allergic rhinitis. So usual symptoms the patient is repeated sneezing, watery eyes. It can also be parang makati ang ilong or ang lalamunan. Sintomas din ang baradong ilong at parang laging may sipon na tumatagal ng isang linggo hanggang ilang buwan. Kaya dapat daw mas maging maingat ngayong pabago-bago ang temperatura. Ang biglang init o lamig maaring makatrigger ng rhinitis. Kailangan gagamutin pa din. No, kasi sometimes, for example, if you have allergic rhinitis, sa ilong pwede kang mag-develop ng polyps. No? So ibig sabihin medyo matagal na yung mga pagsisipon mo, nagbabara na yung mga sinuses, it will lead to sinusitis. Para mapatibay ang resistensya, uminom ng maraming tubig, kumain ng masusustansyang pagkain, lalo na yung mataas ang vitamin C content. Iwasan ang maaring pagsimula ng allergic rhinitis gaya ng alikabok, usok o matapang na amoy ng pabango o fabric softener. At kapag sinumpong, makakabuting magpatingin sa doktor. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nabisto ang bentaha ng mga SIM card na may verified GCash accounts na. Apat ang arestado. May spot report si Chino Gaston. Arestado ang apat na yan na inentrap ng NBI Anti-Cybercrime Division. Nasabat sa kanila mga SIM card na merong verified GCash accounts. We were able to intercept nung transaction nila between the seller and the buyer. And then we were able to track them down. We were able to trace the location. Ayon sa mga sospek, pinapa-verify nila ang mga SIM sa isang chat group saka ibebenta online. 700 po. Sa isang araw, ilan ang nagagawa niyo? 40, ganun, 50, hanggang ganun lang po. Ang mga suki raw ng ganitong SIM cards, mga kasino at online sabong. Sa kasino, online sabong, ganun po. Peke raw ang pagkakakilanlan ng mga taong nakarehistro sa SIM cards. Sinampahan na ng apat na paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Patuloy ang paghahanap sa iba pa nilang kasama. Sabi ng GCash, pinapalakas nila ang mga hakbang para mapigilan ang modus ng mga manluloko. At nakikipag-ugnayan din sila sa mga mambabatas para magpasa ng panukala para gawing krimen ang pagbili at pagbebenta ng mga tinatawag na mule accounts. Bili ng GCash sa mga users nito, huwag magbenta ng kanilang account, huwag mag-share ng MPIN at one-time PIN at huwag magbukas ng link sa email o text. Nasa 27 kilo ng hinihinalang shabu ang nasabat sa Laguna mula sa dalawa umanong miyembro ng sindikato. Mahigit 191 million pesos ang halaga ng nakumpiskang droga. Natunto ng mga sospek nang may makuhang impormasyon ng mga pulis mula sa iba pang naarestong drug personalities. Posible rin daw may mas malaki pa itong source matapos mapag-alaman na isang bilanggo ang naguutos sa kalakaran ng droga.
hindi na hinarap sa media ang dalawang suspek para makapagbigay ng pahayag. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Balik trabaho na si Jeneline Mercado para sa aabangang series nila ni Cian Lim na Love, Die, Repeat. At ang reaksyon naman ni Joshua Garcia sa mga nagsasabing siya na ang next John Lloyd Cruz. Alamin sa report ni Katati Bayan. Did you reach out to Julia? Okay. Are you friends pala with Julia? Okay naman kami. Ito ba? Okay kayo. Sa Fast Talk with Boye Bunda, nilinaw ni Joshua Garcia status nila ng dating partner na si Julia Barreto. Natanong yan matapos balikan ni Tito Boy ang ginawang paghanda ni Gabby Garcia para sa biggest collab sa Philippine television na Unbreak My Heart. Nag-reach out daw noon si Gabby kay Julia bago gawin ang groundbreaking project kasama si Joshua. Si Joshua naman kay Gabby na lang daw nagtatanong kung okay lang sa boyfriend nitong si Khalil ang mga intimate scene. Palagi ko tinatanong si Gabby, ano, kamusta kay Khalil itong ganito eksena? Okay ba sa kanya? And sabi niya, oh, okay lang yan. Rebirth kung ituring ni Joshua ang role niya sa Unbreak My Heart. Mula sa pagiging boy next door, nabigyan daw siya ng chance na maging mas mature na actor. Honored and flattered naman daw siya tuwing nasasabihan na siya ang next John Lloyd Cruz. Nakatulong din siya sa akin sa karera ko na tinatawag nila akong ganun. Pero syempre ako, nandoon ako sa parang gusto ko rin i-prove na may sarili ako. After 2 years, back to work na ang Kapuso Ultimate star na si Jeneline Mercado. Muli siyang sumabak sa taping para tapusin ang series na ni Cian Lim na Love, Die, Repeat. Kinakabahan ako katulad nilang lahat kasi para ako nagsisimula ulit. We're really excited and naipakita itong kakaibang storya ng Love, Die, Repeat. And I feel very honored and privileged na parte pa rin po ako ng proyektong ito. Katatibayan nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pumanaw na ang Queen of Rock and Roll na si Tina Turner sa edad na 83. You must understand the touch of your hand makes my pulse react. Pumanaw si Turner sa bahay niya sa Switzerland matapos ang kanyang matagal na laban sa intestinal cancer. Nakilala ang 8-time Grammy-winning singer sa mga iconic na kanta tulad ng What's Love Got to Do with It, Private Dancer at Proud Mary. Nag-alay ng kandila at bulaklak ang kanyang fans sa tapat ng kanyang bahay at sa kanyang star sa Walk of Fame sa Hollywood. Bumuhos ang pakikiramay mula sa celebrities kabilang na si Angela Bassett na gumanap sa life story movie ni Turner noong 1993. Gayun din si R&B superstar Beyoncé na kasama niyang mag-perform sa Grammys noong 2008. May tribute rin si Rolling Stones lead vocalist Mick Jagger, Mariah Carey, Oprah Winfrey at Sir Elton John. Pati si US President Joe Biden nagpahatid ng pakikiramay. Sinabagsak ng nagngangalit na apoy ang bahagi ng gusaling yan sa Sydney, Australia, gumuho ang pader habang nasusunog ang abandonadong pagawaan ng sombrero. Nasunog din ang isang nakaparadang sasakyan. Mahigit 100 bumbero ang nagtulong-tulong na maapula ang apoy. Agad na nailikas ang mga nakatira sa paligid ng gusali. Isinara rin ang estasyon ng tren malapit doon. Wala namang nasawi o nasugatan sa insidente. Patuloy ang imbestigasyon sa sanhi ng sunog. Super level up ang pagtuturo sa tinatawag na Metaverse School na magiging trend daw ng edukasyon sa hinaharap. Mga estudyante at guro kasi nakasuot ng VR headset sa loob ng classroom habang pinag-aaralan ng kanilang subjects sa virtual reality world. Sample niya na yung lesson sa solar system kung saan nagagalaw at nahahawakan nila virtually ang Earth at iba pang planeta. Pwede ring maobserbahan ng malapitan ng isang tumitibok na puso. Sa history, may up close and personal encounter sa mga woolly mammoths na matagal nang nawala sa daigdig. Dine-develop pa ang Metaverse School na tinetesting sa isang eskalahan sa England. Kapag naging successful, real-time na makaka-join sa virtual reality classroom ang mahigit 80 school mula sa mahigit 20 bansa. May update sa kanyang military training si BTS member J-Hope. Ang fellow member naman niyang si Jungkook, susunod na rin kaya. Panoorin sa report ni Aubrey Carampel.
Hanyang, hello. Sa live stream ng BTS member na si Jungkook sa Weavers kagabi, napag-usapan ang kanyang upcoming military enlistment. Anya, kailangan niya umanong pumasok sa training, pero magbabalik rin naman siya. Magpapagupit rin daw siya ng buhok ng paunti-unti para hindi mapansin ng fans ang pag-ikli nito. Nabanggit din ito ang fellow BTS member niyang si J-Hope na kasalukuyang nasa military training. Update naman ni J-Hope, natapos na raw niya ang kanyang initial training. Kaugnay nito, humiling ang South Korean music label na Big Hit Music sa fans na huwag magpadala ng mga sulat kay J-Hope habang nasa military siya. Sa halip, gamitin na lang umano ang hashtag Dear J-Hope from Army sa Weavers para sa mga mensahe sa K-pop idol. Record-breaking naman ang isa pang BTS member na si Suga dahil sa solo tour niyang D-Day August D, ang highest grossing tour by Asian soloist sa US history. Kumita ang tour ng nasa mahigit $30 million. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang mga balita ang dapat niyong malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Ako si Maki Pulido. Ako naman si Ato Maraudio at ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.